Pinapasinungalingan ng isang kaanak ni Bernard Adial ang napatay na suspect di umano ng pang-hostage sa 11 kapitbahay nito sa Quezon, Palawan na may katotohanan ang aligasyon. Sa spot report kasi ng Municipal Police Station, makikita na sinasabing tinangkang tagain ng suspect ang isa sa hawak nitong hostage sa barangay Isugod kaya ito binaril. Pero kwento ng kaanak na ang mga pulis daw ang nagudyok sa suspect para mas maipit sa sitwasyon. Si father ko, nandun siya sa loob ng bahay mag-isa, wala siyang hawak na sinasabi nilang hinusti. As in, mag-isa siya doon sa loob ng bahay, may hawak ng isa. Kailan talaga mag-isa kasi gusto niya magkakamatay siya. Kasi ano siya, depresya. Then nakikiusap siya, huwag siyang lapitan, yun yung sinabi niya. And then, sabi sa akin ng kuya ko, kumuha ng kahoy yung mga pulis, pero ang aligasyong ito ng kaanak ay pinasinungalingan rin ng mga pulis. Pinilit umano nilang pakalmahin ang suspect pero ito umano ang mas nagpataas pa ng tensyon nang pasukin ng isang kapitbahay na may mga tao. Well, ma'am, would you think ang pulis may dalang baril maghahawak pa ma'am ng kahoy na panundot? Walang pulis na ma'am na manunundot ng ano sa kanya. Kasi nga ipinapacify siya ma'am, inaawat, pinapakalma. Salip na kumalma, ma'am, tumakbo siya, papunta doon sa mga hostages. And then doon nag-escalate yung sitwasyon. At saka ano na siya, yung patay na ang sinasabi niya. Kinukondena rin ng kaanak ni Adial ang tila maling sistema dahil nauwi pa umano sa pagpatay ang dapat sana ay pwedeng idaan sa maayos na usapan. Bakit din na rin nila? Yes, mag-agree kami sa binary nila, pero bakit pinatay na rin naman nila? Bakit tatlong puso? So, yun yung tanong ng family. Na hindi naman ga binantaan. Yun yung sabi naman sa loob, hindi binantaan, hindi siya tatagain ng si father ko. Pero paglilinaw ng kapulisan, bagaman walang nangyaring pagbabanta, ay may panganib na umanong dala ang suspect. Wala mang pagbabanta ma'am, pero yung during the incident ma'am, nandun na mismo ma'am yung danger. Okay. Yung talagang papatayin niya ma'am. So, kailangan gumawa natin yung pulis natin. Marami ma'am naka-witness ma'am. Marami kumpleto po ng affidavits yung mga witnesses. Ayon din sa PNP, dumaan sa tamang proseso ang pagpirma ng mga biktima sa kanilang sinumpaang salaysay at wala itong halong kasinungalingan. Pawang aligasyon lamang din umano ito mula sa kaanak na wala naman sa mismong pinangyarihan ng krimen. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.